lumakas ang kalakaran ng ekonomiya sa bayan ng Tipo Tipo Basilan nang matapos gawin ang kalsadang dumurugtong sa Tipo Tipo, Albarka at sa lungsod ng Lamitan, Basilan. Lumakas po ang kalakalan kasi dati-dati it takes one day from Albarka to Tipo Tipo. Ngayon, in 20 minutes, dito na sila. Kasi completed na po ito from Tipo Tipo down to Barangay Kaili, to the coastal area. Ang kasadyang ito ang naging dahilan upang mapabilis ang biyahe ng mga pasyente sa sentrong paggamutan ng bayan at malapatan ang angkop na gamot ang mga pasyente. Ang problema dito, kung may magkasakit, it takes around 6 to 5 hours bago makarating sa ospital. So ngayon, in just 25 minutes, dumating na po sa Lamitan. Aniya pa ni Mayor Astarul, nagkaroon ng bagong pananaw ang kanyang mga kababayan sa pag-impok ng pera dahil sa itinatag na kongkretong kalsada. So kung may pera sila dati-dati noon, pambili ng baril. Kung may saving sila, ngayon iba na po. Binibenta na ang baril, pambili ng sasakyan. Dati-dati dito sa Tipo-Tipo, na isang tricycle wala. Ngayon po, sobrang nasisenta. Magkaroon na po kami ng MPOP, i-regulate ang mga tricycle dito. Ayon kay Assemblyman Ronnie Hantian, ang Tipo-Tipo ang kilalang sentro ng pamilyan at dito simulang binabagsak ang mga produktong mula sa kabundukan at liblib ng mga barangay. Kung kaya't halos 2 kilometrong kalsada ang isinagawa sa bayan ng Tipo-Tipo. Ito ay mula sa sentrong bayan ng Tipo-Tipo patungo sa Limbukasa, Magkawa at sa Kuhon Leno. Ito ay may pondong 68 milyong piso. Ang bagong kalsada na ito ang naging mabilis sa daan ng mga magsasaka mula sa bayan ng Ungkayumpukan at Albarka, Basilan. Mula Ungkayumpukan at saka yung Albarka, ito po, dito po yung market nila, itong bot dalawang munisipyo. Kasi ito po yung mother municipality of those, itong dalawang munisipyo na Albarka at saka yung Ungkayumpukan. Pagkaraan ng mendahan at lagdaan ng Public Works Act ng Regional Legislative Assembly, ang naturang batas ay nagbigay daan sa mabisang proseso sa mga impasakurang proyekto sa bawat probinsya. Yung impact ng project na ito, mula sa pag-amienda natin sa DPWH Act. Kasi ngayon hindi po tayo maging yung lamsam yung kabuuan ng ating project, kundi ito ay mag-line item tayo. Kumbaga, sobra sa 10% ang dagdag nito. So sa mga ganitong bagay, kami sa Regional Legislative Assembly, maging patuloy po yung commitment namin at saka yung suporta namin sa aming mahal na Gobernador Mudi Pataman. At gayon din po, kami po ay magpapasalamat sa buong pamilya ng DPWH, headed by Secretary Don Loong. Kami po ay magpapasalamat din po. On our part as member of the Regional Legislative Assembly, kami po ay magpapasalamat sa Governor Muji at saka sa inyo po sa DPWH. Sa part naman po ng DPWH, malaking pasasalamat namin dito sa mga members ng RLA na dito po lahat yung mga assemblyman natin na kasama ng DPWH-ARMM sa pag-inspect ng mga project. Nang sa ganun, yung mga proyekto natin ay na-implement na dekalidad at nasa tamang implementasyon. At nakikita nyo naman po sa dami ng mga kasama natin, sa panahong ngayon, wala nang ghost project sa ARMM. Lahat na ito, whether malapit sa syudad or malayo, whether delikado or hindi, ito ay na-implement natin. At malaking pasasalamat natin sa ating mga aktibong mga mayor na kasama rin natin sa pag-ikot. Alam nyo, kung hindi dahil sa mga mayor, assemblymen, regional governor at mga active na mga LGUs natin, hindi natin mapapasukan itong mga lugar na ito. Importante po yung tulong ng mga mayors natin, pati yung mga assemblymen, para sa pag-implement nito mga project na ito. Kasi for many years, assemblyman, no, hindi napapasukan itong mga lugar na ito. At napakalaking tulong na ginawa ng mga assemblyman natin at ng mga mayor para ma-ensure na itong mga roads na ito ma-implement sa tamang kalidad. Sa haba ng panahon hindi napapansin ang bayan ng Tipo-Tipo Basilan, sila ay nalugmok na lamang sa kanilang mga pananaw. Ngunit sa pagtutulungan ng Regional Legislative Assembly at ang regional at local government na iangat ang kalidad ng pamumuhay at iwaksi ang masamang impresyon sa kanilang bayan, ang ahensya ng DPWH-ARMM ay ligtas na may sasagawa ang mandato nito para sa taong bayan. Kalidad na proyekto at may matibay na kalsada sa bawat probinsya ay hatid sa inyo ng DPWH-ARMM. On the road.